ganyan kakapal mga katagumpay. Yung abo, naging kulay itim na. Ayan o, ganyan kakapal o. Ayan o. Sa Kahilan Uno, Demerick, nire-reklamo nila, binanggit ko na rito kay General Arctic Aboa na may mga 30 pamilya ang hindi makaalis. Unang-una, wala sila sa sakyan. Pangalawa, puro puting ang daan. Dahil ito sa aspo na nabasa. Kamusta mga katagumpay? Binulabog tayo ng isang nakakagimbal na trahedya kahapon at naapektuhan ang ilang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa mga taga Batangas City. Pumutok po ang Taal Volcano at dito sa Cabuyao City mga katagumpay, ramdam namin yung ashfall. Dahil kahapon mga katagumpay, kung napanood yung vlog ko, hindi pa ganoon ka grabe yung mga abo na nararanasan namin. At ngayong umaga pagising namin mga katagumpay, hindi namin inaasahan na ganito yung mga makikita namin. Sobrang kapal. Dito pa lang sa taas ng bahay namin, ganito na. Ayan, kung makikita nyo sa mga halaman namin, ayan, ganyan kadami yung, at ito, sa sobrang kapal niya, makikita nyo, ayan, ganyan. Tapos, ayan, sa lahat ng bubong namin, kulay itim sila lahat. Ayan o, pati doon, ayun, sobrang itim lahat nito. Ayan kung makikita nyo sa bubong, ayan o, ganyang kakapal mga tol. Kung may mga nagtatanong sa akin mga katagumpay, yung ash nya para siyang katulad ng buhangin na ginagamit sa paggawa ng bahay. Ganun na ganun. Sobrang delikado daw to ng ganito mga katagumpay, sabi sa TV. Huwag daw muna kayo ilalabas. Pero dahil gusto kong ipakita sa inyo yung epekto dito sa Laguna, pupunta tayo sa labas, i-check natin kung nakakapweng. Delikado to. Kung anong meron dun sa labas mga katagumpay. I-check natin yung mga kapitbahay natin kasi halos lahat sila hindi lumabas. Check natin yung kalsada at saka yung mga tao. Baba tayo. Tara! Natin mga tol. Ito si Maxine. Ayan, medyo naapektuhan siya mga katagumpay. Pero dito sa labas, yung makikita nyo yung daan, punong-puno ng alikabok. Ayan, yung ibang tricycle, sobrang dumi nila. Ayan o. Ayan, ganyan kakapal mga katagumpay. Yung abo na makikita nyo. Ayan o, ang kapal o. Kung napapansin nyo, tuloy pa rin yung biyahe dito ng mga sasakyan. Dahil wala silang panghanap buhay eh. Pero ito yung mga sasakyan ng kaibigan ko. Ganyan kakapal. Makikita nyo. Ayan o. Halos kulay blue kasi to. Naging kulay itim na. Ayan o. Ganyang kakapal o. Ayan o. Ganyang kakapal ang epekto. Ito pang isa. Ayan. O diba? So ayan mga katagumpay. Sa inyo ba kamusta? Okay? Ayan. Walang ganong bumabiyahe sa amin mga katagumpay.
kasi delikado nga. Alert! 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 Level number 4 na daw. Alert number 4 na sa Batangas. Pasensya na makatagumpay ha. Hindi ako makapagsalita ng ayos kasi ang sakit sa ilong. Amoy usok siya. Alert! Level number 4 na daw sa Batangas City, mga katagumpay. Kaya yung iba sa ibang parte nito ay pinalikas na nila kahapon. Kaya iniisip namin dito sa Kabuyao City, marami nang kinansila na mga pasok. Tulad sa amin sa government, City Government of Kabuyao, mga katagumpay, ay hindi na rin na kami pinapasok. Lalo na yung mga university dito, halos lahat hindi na rin pinapasok. Kanselado na. Tingin ko kasi buong Laguna kinansela na kagabi. Kaya ayun. Magmumotor tayo, mga katagumpay. I-check natin yung ibang lugar kung anong kalalagayan na dito sa amin. Subukan natin na tingnan. Okay, sama natin si Maxine. Ayan, puro nakamas na sila, mga katagumpay. Puro na dito lugar. Inis na. Medyo masakit sa mata. Kasi yung mga nanggagaling sa bubong, kapag hinahangin, yun yung nalalanghap natin, tsaka pumapasok sa mata. Tapos mga katagumpay, wala nang nakikita dun sa taas, sa langit, di tulad kahapon na kitang kita yung abo na galing sa bulkan. Ngayon wala na masyado, pero yung mga nanggagaling sa bubong, yun ang masakit sa mata. Di ko alam kung matatapos ko, mga katagumpay. Dito, binasa na. Ayan. Siguro yun yung tama. Basain na lang yung basain yung lupa para mawala yung mga abo at hindi na natin malanghap pa. Kaya ayusin ko lang. Okay. Pasok tayo sa St. Joseph 7, mga katagumpay. Ayan. Grabe dito. Kitang-kita, oh. Ayan, oh. Kita nyo ba? Nakawak, oh. Ayan pa, oh. Dito, naglilinis na, mga katagumpay. Ayan. Okay. Diba? Ito, ang kapal, oh. Mabuti dito, mga katagumpay, merong narerentahan na yung DIY na pang linis ng sasakyan. Yung 5 piso lang kada 5 minutes. Pila-pila na yung mga sasakyan. Dito nililinis na nila. Ayan, kanya-kanya ng linis dito. Makikita nyo. Sir! Ayan, kanya-kanya ng linis. Maganda kasi, mga katagumpay, sa mga Pinoy, kapag nakaranas tayo ng mga trahedya, nagtutulong-tulong tayo. Yun ang maganda sa Pinoy. Okay. Kaya ayos lang. Oop. Dito, lilinis na din. Ay, ingat. Ito, nakapaglinis na yan, oh. Malinis na yung sasakyan niya. Dito, tama ang ginawa nito. Nakapaghanda to, oh. Talagyan na agad. Check natin. Iba, binabasa nila. Alright. Erp! Baka kilala natin. Dito, ang kapal. Ito, may sariling panghugas, oh. Okay, okay. Ito, grabe.
Halos itim na lahat, oh. Ito pa. Grabing pinsala to. Halos lahat. Okay. Ito, oh. Parang bundok yung naipon niya. Okay. So, balik na tayo mga Tagumpay kasi baka hindi na kayanin ng mata natin. Masyado nang masakit sa mata. Balik na tayo. Okay. So yun guys, kauwi lang natin ng bahay at hindi na natin ginaya yung mga likabok dahil sobrang masakit sa ilong at masakit sa mata. So, tingin ko ang isang magandang bagay na nakita ko doon, may mga ilan-ilan na binabasa yung kalsada para magputik siya at madali nilang matanggal. Yun yung isang idea. Sa ibang lugar dyan, gayahin nyo sila dahil yung iba naman na bahay, meron silang portable na pang buga ng tubig at yun ang ginagamit nilang pantanggal sa mga kotse nila saka sa mga labas bahay nila. So mga Katagumpay, isa mga ganitong trahedya, mga hindi inaasahan, dapat handa tayo lagi lahat. Kung meron nang susunod na pagputok daw, sabi sa TV. So yun guys, yun lang muna ang vlog natin ngayon dahil hindi pa rin tayo makapaniwala ng ganun. Nung nangyari, agad-agad, sobrang bilis. At marami nag-PPM sa akin mga Katagumpay, na mga Katagumpay ko dyan na pinapupunta ako sa Batangas City. Mga tol, mukhang imposible pa sa ngayon. Siguro sa mga ibang araw, pwede nating bisitahin ang Batangas City kung anong kalalagayan nyo dyan. Pero sa ngayon mga Katagumpay, siguro ingat muna kayo dyan mga Katagumpay ko sa Batangas City. Magsuot kayo ng mask at salamin. Dahil hindi maganda ang epekto sa katawan ng abo na ito. At intay tayo ng announcement ng LGU nyo kung ano ang dapat nyong gawin dyan. Okay? So sa ngayon, ingatan nyo muna yung sarili nyo mga Katagumpay. At huwag muna kayong lalabas kung hindi naman kinakailangan. Magstay muna kayo sa bahay. Yung mga pinalikas na mga kababayan natin dyan, pray lang kayo mga Katagumpay. At matatapos din ang lahat. Okay? So, yan ay natural na nangyayari. Natural disaster yan. Yun ay isang katulad ng bagyo na dumadating talaga o nakatadhana na talaga yan sa mundo dahil active volcano kayo. Ganun talaga. Siguro naman yung iba ay na-expect na yung ganyan dahil alam nila na active yung volcano nila. So, sa susunod, siguro paghahandaan na nila ng mas mabuti. Siguro naman ang paghandaan nyo ito. Okay? So, yun lang mga Katagumpay. At ingat kayo palagi. This is your man, JTB again. Ngayon malalim yung peace na.